27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Danny and RC Hernandez of Twin Princess Gems Theater Mall. My Minami, galing ng quality. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Nalaman na po natin ang sama ng loob ni Beverly tungkol sa pag-jingle ni Avelino sa kanyang pader at ang bamboboso nito sa kanya habang siya'y naliligo. Itinanggi naman po ni Avelino ang lahat ng mga akusasyon ni Beverly at wala raw siyang kasalanan. Ikinuwento naman itong si Michelle na nahuli niya talaga 3 beses daw na jumijingle si Avelino dun sa pader ni na Beverly at siya mismo daw ay biktima rin sa pambabastos ni Avelino. Ano nga ba ang kalalabasan ng gulong ito? Para sa ating huling hirit, Beverly, anong mensahe mo para kay Avelino? Ang payo ko lang po sa kanya, tigilan niya ang pambuboso at pag-iis sa pader namin. Sabi ay ang asawa niya na maligo araw-araw para hindi siya nagnanasa sa iba. Yun lang po ang masasabi ko sa kanya. Sa ating po mga panauhin, mahalaga na marinig nyo ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Simulan natin si Attorney Acosta. Nako. Alam mo, Avelino, yung alibay mo na may gusto lang sa'yo, kaya sinasabi na nambuboso ka at umiihi sa pader, eh mahina yung ano mo na yun, depensa mo na yun eh. May gusto sa'yo. Eh kung may gusto talaga sa'yo, hindi magsusumbong sa face-to-face yan. Hindi magsusumbong sa barangay. Kung may gusto sa'yo, pagtatakpan ka pa niyan. Sa Dr. Camille. Maaring hindi natin naiintindihan at karamihan sa inyo ay hindi niyo naiintindihan yung ganong klaseng behavior na pinapakita niya sa atin. Dahil kasi may mga pagkakataon na mismo yung taong yun, hindi nila na naiintindihan na unconsciously ginagawa nila yun nang hindi nila alam na mali pala yun. Mayroong mga pagkakataon na paulit-ulit na ginagawa siya, tapos sasabihan na siya, papayuhan siya na ibang tao, hindi pa rin niya susundin. Dahil kasi naitanim niya sa utak niya na ganon ang tamang pamamaraan. Kaya ngayon nandito ka, Avelino, sa face-to-face, gawan mo ng paraan na ayusin mo ang buhay mo dahil napakahirap makisama sa mga katulad mo. Salamat po, Dr. Camille. Father? Nakita ko naman, Avelino, na kapag nagsasalita, lalong-lalo si attorney at si doktora, ay tumatango ka naman. At ito ay mabuting magandang pag-aaral natin, natututunan natin na ang buhay talaga ay hindi dapat kung ayon kinahimas na natin. Kasi maintindihan din naman kita na nagmula ka sa isang pamilya na hindi ka nakatuto ng mabuting asal. Kasi sa pamilya talaga, na pag-aaralan natin yung mabuting asal, hindi lamang sa isip, kundi pati sa ating pagkilos. Kaya nga, yun ang maganda sa kung may pamilya tayo na nagdadasal at talagang nagsasama-sama na may mabuting asal at may religion tayo, eh doon matututunan natin ng talagang pamamaraan kung paano maging kaaya-aya sa ating lipunan, sa ating mga kapitbahay, pati sa Diyos at sa ating lahat ng tao na tumitingin sa atin. Tulad ng patutungo mo, yes, na sa ating mga mabuting aral, sana makita mo may mas mabuting mga asal na pwede kang matutunan. Para maging tunay na masaya, ay siguro kapag natutunan mo ang mabuting asal na ito, ay talagang madadama mo ang saya sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa ating tagapayo ng bayan. Avelino, matapos mong marinig ang lahat ng iyon, siyempre hangad namin dito sa face-to-face na magkaayos kayo, magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa. Meron ka bang gustong sabihin kay Beverly at kay Michelle? Kung ano naman po gusto nila sa ibig sabihin, ang ibig sabihin nila, eh, tatanggapin ko rin po yun. Hindi ko na ulitin. Kahit na, hindi na maulit talaga, hindi na ako nadaan doon. Kung hindi ka ng tawag sa amin, yung bukas sa kalooban mo, parang sinasabi mong kami pa ang nagsisinungaling. O sige, sabihin ko sa'yo, sorry na, pasensya na, patawad na.
daw na nga ang boses ko. Nakikita naman sa mukha. So, humihingi ka na ng dispensa sa nangyari? Oh. Hihingi na lang po ako dispensa. So, inaamin mo na ginawa mo? Hindi ko po ginawa yon. Kahit na po, sinabibintangan po nila ako, hindi ko po ginawa talaga yun. Huwag ka na humihingi ng sorry kung di mo naman kayang aminin. Hihingi po. Sige, magpakakumbaba na ako. Ako na, sige, humihingi na ako, binusuan na kita. Sorry na. Bukal ba sa puso mo, Abelina, yung pag-sorry mo? Kita-kita naman, hindi bukal eh. Kita-kita naman. Kita-kita, makikita mo, damit nga eh. Tsaka may barang pa eh. Paano makikita na bukal? Sa mga pala, sa itsura mo pala. Wala. O sige nga. O sige. Sorry na. Ako na, umihin na ako doon. Ako na may kasalanan. O, peace na kayo. Tinatanggap niyo ba yung pag-sorry ni Abelino? Kung bukal po sa kalooban niya yung pagsasorry niya sa akin, tatanggapin po natin. Mapapangako mo ba, Abelino, na hindi mo nagagawin ulit yon? Hindi ko na po gagawin ulit. Papangako ko po. At may papangako mo rin ba sa amin na haharapin mo yung mga magulang ng iyong girlfriend? Opo. At ibabalik mo muna siya sa kanyang mga magulang. Sige po. Tara, hintayin mo lang po mag-18 siya. O, balikan mo na lang pag nag-18 na. Yeah! Aminan na po tayo, magka face to face. Ilang mga aral lang po na sana'y lagi nating tatandaan, mga kapatid. Una po sa lahat, isa puso, ang pag-alaga or pangangalaga sa ating kalikasan dahil regalo po natin ito sa ating mga anak para sa kanilang kinabukasan. Ikalawa, sana po ay isaalang-alang lagi ang ating kapwa at igalang ang kanilang karapatan. Lahat po ng ginagawa natin ay may kaugnayan sa isa't isa. Ikatlo po, lagi rin po natin sanang pahalagahan ang pakikisama. Tandaan po na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At huli, laging alalahaning ang lahat ng problema ay maaari pong mapag-usapan sa mahinahon at maayos na paraan. Muli, maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel! Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo! Sa dance squad! Kina B1 and B2, ang ating mga bouncers! Sa ating pong mga sausawero at sausawera! At syempre, higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ngayong umaga. Lagi po nating tandaan na nandito lamang po ang face-to-face para maging daan sa inyo pong mga problema. Alitan, mabibigyan po namin ng lunas yan. Welcome po kayong lahat dito sa amin anytime. Mag-email lamang po kayo sa email address na nakikita niyo po sa inyong mga TV screens. Ako po ang inyong sang-amin na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin face-to-face. Para sa ito, mga kapatid. Sa palagay ninyo sila mag-iimbento kung ang talagang pagkakalasa nila at pagkakatikim